Para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kakong, tinamukha ako yung si Percy, kakong, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makihirap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira, oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra, oh yeah! Oh yeah! Kahit pader kinigiba, basta't mali kinabangga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, pating ikaw man ay politiko. Pasasabugin ang baho mo, sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire na inyo pong napapakinggan at napapanood pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito po yan sa Liberty Radio. At syempre po sa mga nanonood ng ating live streaming sa FB, ay maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon sa gawing kanan. Meron po tayong chat room. I-type lamang ang mga reaksyon na ating pambabasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Ang ating pong palatuntunan ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. At samahan po ninyo kami hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng palatuntunan Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Gaya nga po ng inaasahan na natin ay nilagdaan na po ang anti-terror bill. Oh. Ganap na po itong naging batas, mga kaibigan. Ito po ay sa kabila ng mga pagtutol, hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi maging ng mga nagkakaisang bansa sa buong mundo, ho, mga kaibigan, na tumututol po dito sa anti-terror bill na nilagdaan na ni Pangulong Duterte. At kumakanta na po itong si Teddy Boy Loxin ng Department of Foreign Affairs, mga kaibigan, na ang sabi niya po, ito daw mga pogo, ha, dito sa Pilipinas, eh nagbabayad ng under the table na buwis. Luma na yan, under the table. Eh, sa mga nangyaring corruption ngayon, mga kaibigan, eh, nung araw, tawag dyan, under the table. Lumang termino na yan, eh, mga kaibigan, eh, dahil dito sa mga hindi maipaliwanag na pondo, dito po, lalo-lalo na sa panahon ng pandemya, mga kaibigan, eh, hindi lang under the table, kundi pati table na wala, eh. At kaugnay po naman sa ikangay isinasagawang daldalan sa kamara, mga kaibigan, na puro paandar, puro pasikat, ha, puro pagmamagaling, hindi naman magagaling, ha, na mga congressman tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Eh, alam po ninyo, mga kaibigan, eh, si John Vic Remulla, yung kapatid ni Boying Remulla, eh ano ho, eh nag-post ng kanyang sulat para sa kanyang kuya na si Boying Remulla, mga kaibigan, patungkol po sa kanyang sa loobin sa ginagawa ng kuya niya, yung pinamamalas na sobrang galing ng kanyang kuya, ha. Babasahin po natin yan mamaya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, pag-uusapan na ho natin itong ilang mga issue. Kaya lamang kanina, habang nanonood tayo ng balita sa telebisyon, yung po tungkol sa mga napatay na sundalo, isa, ang apelyido yata ay Indanan, na taga Mountain Province, mga kaibigan. Sa kwento ng kanyang kaklase, ay may isang pagkakataong magkakasama silang kumakain sa isang kainan dyan sa isang lugar sa Mindanao. Siguro doon sila nakadistino. Major ito eh, Major Indanan. Ha? Habang kumakain sila, merong isang grupo daw ng mga Koreano, mga dayuhang Koreano, ang nambatok, ha, doon sa isang waiter. At dahil po sa dala ng emosyon, sinunggaban nitong si Major Indanan na napatay sa hulo yung pong Koreano na nambatok sa kababayan nating waiter. Yun ang nakatawag ng pansin sa akin. Akalain ninyo, bihira yung ganun na ngayon, ha, sa panahon natin ngayon. Isipin mo, hindi niya natiis.
yung nakita niyang ginawa sa kababayan niya, mismo dito sa bansa natin. Ah. Eh kung ako nga eh, tatapatin ko kayo ha. Nung araw, siguro mga 1978, ayan si ano, yung nanonood sa atin na nakasama ko sa Japan nung araw, banda yun. Bali, magkapatid yung employer kasi namin eh. Eh pero may pagkakataon na idinistino ko sa isang malayong lugar. Kasama ko, dalawang babaeng Pilipinan singer. Nalala ko yung pangyayaring yun eh. Bata pa tayo nun eh. Siguro mga 18 anyos lang ako. Pangalawang balik ko sa Japan yun eh. May kasama akong dalawang singer. Tatlo kami. Pinagsama-sama kami. At ang kinakantahan namin, isang resort hotel sa Japan. Kung tawagin nila yan eh, onsen hotel, mga kaibigan. At doon sa hotel na yan, show ang dating namin, ano po. Kami nagsho-show doon sa Mengkai, kung tawagin. Parang party yun. Na mga nakakimono, ang mga Hapon. Ang dami. Siguro mga 200 yun eh. O 300 katao. Mula 2 hanggang 300 katao. Lasingan talaga yun, mga kaibigan. Mga nakakimonong pantulog na, yung kung tawagin yung klase ng kimono na yun na pantulog, yun yung yukata. Ha? Ngayon, habang kami kumakanta, bata pa tayo eh. Kwanho, biglang may mga lasing na Hapon ang umakyat sa stage. Ang laki ng stage eh, hotel to eh. Oh. Pero mabababa lang yung platform ng stage. Pero malapad siya, malawak. Kung gano'ng kalaki yung venue, gano'ng kalapad din ang stage. Ngayon, dahil marami ng lasing, nagkakatuwaan, ibang klase malasing ang mga Hapon eh, mga kaibigan eh. Talagang ano yan eh, nagmumukhang abnormal yan pagka mga lasing na yan eh. Ngayon, alam po ninyo, yung may isang lasing na Hapon doon sa party na yun. Sipin ninyo, laking party nun. Ha? Yung biglang umakyat sa entablado habang kami kumakanta. Ako'y nagigitara. Nung umakyat siya, may dala siyang chopstick. Ha? Yung ginagamit ng Hapon na chopstick, yung kahoy, mga kaibigan. Akalain ninyo, yung palang singer ko, kasi hindi ko naman pinapansin, mas matanda sa akin yung mga singer eh. 18 anyos lang ako, kasama ko pa natutulog sa kwarto yung mga yan eh. Mga kaibigan eh. Tsaka noon, hindi kagandahan ng mga, ang mga singer, mga kaibigan. Alam mo ninyo, may edad na, hindi pa kagandahan, pero singer talaga. Ha? 78. Hindi katulad ng mga naging later part ng 80s, 90s. Hindi na ho, entertainer ang bumibiyahe. Entertainer na eh. Ha? Noon, talagang pag bumiyahe ho, ang isang entertainer, kung singer yan, singer talaga yan. Kung dancer yan, abay, dance troupe yan. Cultural dancer talaga yan, mga kaibigan. O di, ito na nga, umakyat yung lasing. Yung palang kasama kong singer, di ko napapansin. Yung damit niya ay medyo sexy, ang damit niya. Medyo manipis na, ika nga eh, talagang kaakit-akit ang dating siguro doon sa Hapon. Alam niyo yung mga Hapon, ibang klase yan eh. Ha? May pagkamanyakol yan, yung mga ni Honjing. ngayon, pag akyat doon sa stage, akalain niyo, di siyempre malamig sa Japan, di ba? Nakabakat pala yung pinaka-nipples ng babae, nung singer.
Akalain ninyong chinapstick nung hapon? Ha? Eh, yung ano, yung biglang gano'n nakita ko. Eh, siyempre, binastos yung Pilipina, hindi mo ba? Tsaka, entertainer kami, hindi naman kami entertainer eh. Mga kaibigan eh. Yung kasama ko, magaling, Bisaya yun, pero ang galing kumanta nun eh. Parang si Pilita Corrales kumanta eh. Hindi nga lang kagandahan, mga kaibigan, tsaka may edad na. Ang totoo, baho pa ng paanon eh. Pag umuwi kami ng bahay, umalingasaw yung paanon eh. Ha? Ay, akalain ninyong chinapstick? Ha? Siyempre, pag malamig eh, bumabakat yung kwan, yung nipples. Wala pa yan, walang bra. Ha? Hindi pala nakasuot ng bra. Ay, akalain ninyo, sa pagkabigla ko, sinaksa ko ng gitara sa tagiliran yung hapon na laglag sa kwan, sa intablado. Nagkagulo na. Muntik na akong bugbugin yung mga kwan, yung mga lasing na hapon. Mga may edad na eh. May nung panahon na yun, siguro mga 50 anyos na eh. Yung mga hapon eh. Pagtutulungan ako eh, mabuti eh. Nanonood ka sa lukuyan, yung may-ari mismo ng hotel. Nando doon sila sa gilid ng stage. Eh, inawat lang kami at saka ibinaba na kami doon sa kwan, sa hotel. Hindi na kami pinatuloy na tumugtog. Oh, ganon yung damdamin ng isang tao, lalo na na siguro kung mangyayari yan, gagawin niya ng isang dayuhan sa harap mo, nakaharap ka, ha? Sa kapwa mo Pilipino, matitiis mo ba yon? So, ang kwento nung kaklase sa Philippine Military Academy nung si Major Indanan, bay, bigla sinunggaban ni Major Indanan yung pong nambatok sa Pilipinong waiter. Sa Mindanao nangyari ito, ah. Oh. Eh, sabi, itinumba eh. Hindi ko malaman kung pinatay o sa galit niya eh, napatumba nung major, yung pong Koreano. Eh, kung napatumba lang sa suntok, ba eh, nakapagtimpi pa yun. Di ba? Oh, talagang disiplinado, hindi ba? Hanggang sa bugbog lang, hindi pumapatay ng tao. Mga kaibigan, oh. Isipin ninyo, eh, mabuting tao pala yun at sa kwento niya, nitong kaklase, eh kwan eh, mukhang hindi magtatagal sa military service eh. Sabi nung asawa, eh kwan, hindi niya tatapusin ang kanyang serbisyo. Ha? At maaga siyang magre-retire sa serbisyo para maiukol lang kanya na lang ang kanyang panahon sa kanyang pamilya. Mga kaibigan, eh, alam naman ninyo yung sundalo, laging malayo yan sa piling ng kanilang pamilya, hindi ho ba? Oh, nababanggit lang natin kasi yun, mga palatandaan na mabuting tao ito eh. Mga kaibigan, maging yung iba niyang kasama eh. Ayon din sa salaysay nung pamilya eh, sa kwento ng pamilya na naglabas ng kanilang galit at hinanakit diyan sa pangyayaring 'yan. Eh ngayon, 'yun ang lumalabas na teorya. Yung sinasabi ko sa inyo, wala pa namang nagbabanggit ng ganyan, di ba? Na teorya. Na posible na itong mga pumatay dito po sa apat na military intelligence members ng Philippine Army, eh posibleng yung mga pumatay sa kanila na mga pulis. Eh sila rin yung Abu Sayyaf eh. Mga kaibigan eh. O kamag-anakan ng mga Abu Sayyaf. May nagsabi nga sa atin, isang anak ng general eh.
Yung magulang nun eh, kaibigan ko eh, nung nabubuhay eh, yung general na yun eh. Ang sabi nga eh, kwan, baka raw pag-iigante ang ginawa nun. Nag-iigante sa mga military na siyempre nakapatay ng mga rebelde, di ba? Kasi ganyan sa Mindanao eh. Ha? Walang katapusan yan eh. Oh, kaya may mga pulis na nakakapasok sa serbisyo sa PNP, mga kaibigan, na kwan ho, na kung hindi man dating rebelde, eh kwan eh, kamag-anak nila, mga rebelde, magkakamag-anak yan eh. Marami yan eh, mga kaibigan eh. So, masama, di ba mayroong mga panukala pa na yung mga sumusurrender, yung mga nagbabalik loob sa Lipunan, eh, gawing kawani ng Armed Forces of the Philippines. Pwede silang umasok bilang mga sundalo. Abay, nakakatakot. Yun ang palatandaan. Hindi pwedeng ihalo yung mga yan. Hindi ba? Kung dati kang rebelde, sasama ka sa serbisyo, abay, baka pagplanuhan yung kwan eh. Yung mga tunay na nang pumasok sa serbisyo, ang tunay nun eh, talagang maglingkod sa taong bayan eh. Di ba? Magserbisyo. Kaya ano ho yun eh? Ako hindi ako sangayon dun eh. O ngayon, paano ngayon yan? Kaya tama yung panawagan ni dating AFP Chief of Staff, Rolando Bisaya. Ha? Yung kauna-unahang na italagang hepe ng Armed Forces of the Philippines nang maluklok sa kapangyarihan si Presidente Duterte, mga kaibigan. Tama yung kanyang sinasabi na dapat mag-resign na itong si General Gamboa. Isama na pati yung mga matataas na opisyal dyan. Makikita ninyo eh, katulad si General Banac, di ba? Sino ba yun? Yung spokesman ng Philippine National Police. Kung magsalita yun, laging palpak eh. Hindi marunong magsalita eh. Madaldal lang. Pero yung sinasabi niya, walang kaingat-ingat eh. Hindi marunong mag-ingat. Kasi ang inuuna po, kung papansinin ninyo, yung mga spokesman na yan, eh puro pagsisip-sip. Yun lagi ang ginagawa, mga kaibigan. Lahat halos ng mga opisyal sa gobyerno, ganyan ang attitude ngayon. Yan ang nagiging masamang kultura sa ating pamahalaan ngayon. Ang iniisip lagi, paano magpapasikat para mapansin sila ni Presidente Duterte na kahit baluktot, sinasabi nila ng tahasan. Mga kaibigan, nagsasalita sila ng walang pakundangan. Ha? Kahit na alam nilang hindi yun wasto o kaya inappropriate kung tawagin. Nawala na yung tinatawag na sense of propriety. Di ba yun din ang binabanggit ni Kwan eh? Ni General Bisaya eh. Nasaan yung propriety? Yung sense of propriety sa pamamahala ng Philippine National Police na kung hindi ninyo madisiplina ang inyong mga tao, ay mag-resign na kayo. Oh, sabi ni General Bisaya, mga kaibigan, eh bali ba, kapareho niyang PMA yun eh, si Gamboa eh, at saka yung hierarchy sa Philippine National Police eh, karamihan dyan, PMA, na hindi naman talaga sila nababagay sa Philippine National Police. Kung bakit kasi pinayagan na yung mga graduate ng Philippine Military Academy eh pwedeng makapamili kasama sa kanilang pwedeng pagpilian na kanilang pagsiservisyuan pagkatapos
na makagraduate sa Philippine Military Academy, eh bakit isinama kasi ang Philippine National Police? Ang totoo, sabi ko nga sa ibang programa natin, sa mga nakaraan nating programa, sinadya nga ho na likhain yung Philippine National Police alinsunod sa pagkakapasa ng alinsunod ho dun sa konstitusyon natin. Ha? Mga kaibigan, noong 1987 Constitution, alinsunod doon, there shall be a police which is civilian in character. Parang ganun yung wordings, mga kaibigan. Alam niyo naman ako, pagdating sa English, wala talaga tayo niyan, mga kaibigan. Hindi naman importante sa akin yung English eh. Importante sa akin, naunawaan ko eh. Yung sinasabi ko, hindi ba? Katunayan, nilikhayan, civilian in character. Oh. At sa katotohanan lang, para sa mga hindi na nakatatanda o hindi nyo na inabot, nung itong Philippine National Police ay maipasa na bilang batas, pagkatapos eh, kasi pagkatapos noon, na maipasa yung batas, binuwag na yung kwan eh, yung Philippine Constabulary. Eh samantalang yung Philippine Constabulary, eh yun po yung isa sa major service command ng Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Dati apat yan eh. Oh, yung Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, pagkatapos yung Philippine Constabulary. Eh kasi po nung mag-martial law, yung Philippine yung kapulisan natin dati localized yan before martial law. Oh, kung taga Maynila ka, ang pulis taga Maynila. Ha? Mga kaibigan, ganun yan eh. Ganun nagsimula ang mga pulis natin eh. Katulad yan sila General Lim, di ba? Si Mayor Alfredo Lim, mga kaibigan. Dati, ina-appoint lang ng mayor yan eh. Yung mga pulis eh. O, pwede ka mag-pulis. Localize ang pulis noon. Eh, nung mag-martial law, ipinailalim sila sa military. So, naging under ng Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police sa pamamagitan ng Philippine Constabulary. Kaya ang tawag nung araw sa PC, sa Philippine Constabulary, nung madeklara ang martial law, eh Philippine Constabulary Integrated National Police, PCINP, mga kaibigan. Ngayon, dahil naging notorious sa ilalim ng martial law, itong PC, dahil ito ang dumadakip eh. Maraming unit sa ilalim ng PC, nandyan yung Metrocom, yung Metropolitan Command. O, dyan ang galing sila, yung Metrocom na yan, kung tawagin. Dyan ang galing sila Senator Lacson, si Bobby Ortega. Ay sila nun eh, mga bata sila nung pinakahepi ng MISG. Ha? Yung MISG, yun ang intelligence unit ng Metrocom, mga kaibigan. Oh, so naging notorious yan sa madalit sabi. Ha? Kaya nung bandang huli, ang tawag na sa PC, sa Philippine Constabulary, eh naging Philippine Gunstabulary, hindi na PC. Philippine Gunstabulary na ang tawag, mga kaibigan. Sa madalit sabi, pagkatapos ng EDSA Revolution, binuwag ang batas ng pambansa at wala tayong umiiral na konstitusyon. Maraming kadahilanan kung bakit
binago ang ating konstitusyon. At isa doon sa mga gusto nilang magkaroon ng pagbabago ay yung maihiwalay yung PC o yung police sa Armed Forces of the Philippines. Eh, dapat kasi ang orientation ng police ay civilian, mga kaibigan. Ang military naman, yan ay combat yan eh. Iba ang training at orientation ng military kesa po sa training at orientation ng police. So, mga kaibigan eh, nilikha ngayon itong Philippine National Police Law. Ang katunayan, naging kaibigan ko yung mismong author ng Philippine National Police. Pero yung author, naging author ng Philippine National Police, dati siyang naging congressman siya, pero dati siyang general sa PC, Philippine Constabulary, mga kaibigan, si General Rolando Gutang. Naging kaibigan ko yun, nung yan eh, congressman na, mabait yun eh. O, yan ang sumulat ng Philippine National Police, na ang layunin po, maiiwalay ito sa military. Dahil ang perception ng mga naupo sa gobyerno, naging masama yung military, kaya nahawa yung police. Kaya ang pagkaang creation ayon sa saligang batas dapat magkaroon ng ng pulisya na ang karakter nito ay civilian, hindi military. Mga kaibigan, civilian in nature ang karakter. So ang nakapagtataka lang, binuwag na yung PC. Wala na rin yung PC kasi nga naging notorious yung PC dahil yan nasa front line ng mga nanghuhuli noon eh. Yung dumadakip sa mga kalaban ng pamahalaan, mga kaibigan. Kaya binuwag yan, naiwan na lang na branch of service natin ay tatlo. Yung Philippine Army, Philippine Navy, at saka yung Air Force. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit pinayagan na yung mga magtatapos sa Philippine Military Academy, pwede nila kasama sa pagpipilian nila, pwede silang pumasok sa police. Gayong ang kanilang orientation ay military at ang kanilang training ay military, mga kaibigan. So dapat, kung papasok sila, doon lamang sila pwedeng pumili sa tatlong major command, major service command ng Armed Forces of the Philippines. Yun yung Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force. Ang nakapagtataka eh, binuwag na nga yung PC at nagkaroon na ng sariling batas para sa police, pwede nilang piliin na sila pagka-graduate sa Philippine Military Academy ay makapasok sa Philippine National Police. At ang masama, ang laging namumuno sa Philippine National Police, ang umahawak ng matataas na posisyon sa Philippine National Police, pawang mga graduate ng Philippine Military Academy. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! At para sa atin po, mga kaibigan, dapat
imbestigahang mabuti. Yan pong nangyaring yan na pagkakapatay, isipin mo, walang kadahilan na pagpatay. Wala namang inatraso yung mga taong yun. Eh siguro, nun lang nila nakita yung mga taong yun eh. At ayon sa kwento, nung pinababa yung isa, eh, pinagbabaril agad eh, nakataas ang kamay eh. Mga kaibigan eh. Oh, kahit na sila eh, nakapagpakilala na bilang mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Isipin ninyo yan, talaga mga kriminal yun, yung mga taong yun. At meron silang ibang layunin. Masama eh, ang mga pulis eh. Ngayon, kitang-kita na ang ebidensya, tapos sasabihin ni Pangulong Duterte, kalamayin ang loob ng pulis at saka ng Armed Forces of the Philippines. Abay, paano yung taong bayan? Eh, yung taong bayan, kumukuluri sa galit yan eh, sa nangyaring yan eh, mga kaibigan eh. Bakit? Kasi, hindi lang naman doon nangyari yan. Kung nangyayari yan sa mga tauhan mismo ng ating Armed Forces of the Philippines, eh ganong hindi mangyari yan sa pangkaraniwang tao? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Itong investigasyon sa ABS-CBN, hindi na ho investigation ito eh, mga kaibigan eh. O hearing, hearing pala sa prangkisa. Investigasyon na to eh. Ha? Iniimbestiga nila yung ABS-CBN. Ang tanong ito eh, ang dami nilang inuukilkil na issue laban sa ABS-CBN na alam naman nating lahat, maliwanag sa mga may utak, maliban na lang sa mga panatiko, mga kaibigan, sa mga malilinaw ang utak, malinaw eh. Ang issue dito na ginagamit nila eh prangkisa. Diba? Renewal sa prangkisa o issuance ng prangkisa, mga kaibigan, kung may paglabag ang ABS-CBN sa mga batas na nakapaloob sa batas ng prangkisa. Meron bang nilabag dyan para hindi sila makapag-renew ng kanilang prangkisa? Eh sabi nga natin, paulit-ulit lang na sirang plaka tayo. Araw-araw silang nag-iimbestiga. Ha? Gano'ng katagal na yung imbestigasyon na yan? Ilang buwan na yan, mga kaibigan? Hanggang ngayon, ni isa doon sa mga dapat nilang pagbatayan sa paglabag sa prangkisa, wala eh. Walang naiproduce na na-violate o nalabag yung ABS-CBN. Meron silang isang nakita, eh pero ayon sa mga legal luminaries mismo kay dating Senador Juan Ponce Enrile, eh walang lalabag sa citizenship, sa Filipino citizenship. Napatunayan na yung dual citizenship, eh hindi po naaalis ang pagiging Filipino citizen mo. At dahil hindi naaalis ang pagiging Filipino citizen nitong si Gabby Lopez, mga kaibigan, therefore, eh walang issue, walang nalabag. Ngayon, saan-saan na nagpunta? Kung saan-saan na napunta ang investigasyon, merong hindi nagbabayad ng buwis.
Pero ang sabi ng BIR, ang katunayan, wala naman sa prangkisa yun eh. Wala sa batas ng prangkisa yun. Oh, di ba? Wala ho sa batas ng prangkisa yung hindi ka nagbayad ng buwis, hindi ka nai-issuehan ng prangkisa. Ha? O kaya i-revoke ang prangkisa mo. Kasi yung buwis, naaayos yan eh. Di ba? Na-i-compromise yan, na-i-settle yan, mga kaibigan. Oh. Eh, wala eh. Confiscatory itong ginagawa eh. Mga kaibigan eh. Confiscatory yan, talagang balak dyan sa ABS-CBN. Na nagsimula na sinabi na hindi na kayo bibigyan talaga. Di ba? Oh, haharangin. Yan ang pangako ni Presidente Duterte. Matagal pa bago ma-expire ang prangkisa ng ABS-CBN. Ibig sabihin, talagang hinanapan lang ng butas. Ito pa isang katunayan. Yung bang isyuan sa prangkisa, ha? Sa hearing, sa mga prosesong ginagawa sa Kongreso na may kinalaman sa issuance application ng mga prangkisa sa himpilan, yan ba ginawa nyo sa ibang istasyon nung nag-renew at yung iba eh nag-apply ng prangkisa? Ganyan bang proseso? Ito bang prosesong ginagamit ninyo sa ABS-CBN? Eh yan din yung prosesong in-apply ninyo doon sa mga nag-renew ng kanilang prangkisa o doon sa mga nag-apply ng bagong prangkisa? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa totoo lang ho, iyang si Bonjing, este Boying Rimulya, na akala mo sobrang galing. Ha? Hindi naman magaling. Ha? Maingay lang, tsaka kung magsalita eh, parang ihimatayin eh. Parang galit na galit eh. Yung galit niya ay personal eh. Parang ganun ang dating, di ba? May personal na nakwan eh, na galit eh. Yun ang sinasabi natin. Katulad sa amin na nagsasalita sa radyo, mga kaibigan, nasa media, hindi mo pwedeng isangkot yung personal na si sigalot kung kanino man para gamitin mo yung mikropono at maghiganti ka doon sa itinuturing mong may atraso sa iyo. Hindi pwede yun. Ha? Kailangan doon ka sa issue. Eh wala eh, lumiis na itong issue ito eh. Sa tax, sabi ng BIR, wala. Nung una, labor, wala namang nagsasalita. Ito na lang huli. Nung napapahiya na ang Kongreso, ha? Dahil walang maiproduce na issue laban sa prangkisa ng ABS-CBN na nalabag. Mga kaibigan, wala eh. Umunta sa tax, nagkaroon ng labor issue, nagkaroon ng corporate issue, yun sa Securities and Exchange Commission, na bali lahat yan, mga kaibigan, walang kinalaman. To tandaan nyo ha, sa prangkisa, walang kinalaman yun. Ha? Kung wala ka, iba ang batas ng prangkisa, iba ang batas sa tax, iba rin ang batas sa corporate, mga kaibigan. Oh, eh corporate investigation ang gawin nyo. Di ba? Kung tax investigation ang gawin ninyo. Di ba? Kung labor issue, labor case ang gawin ninyo na investigation. Di ba? Eh hindi, pinagsama-sama nyo. Isa na kayo nyo lahat ng issue
sa issue ng prangkisa na hindi naman kasama doon sa batas ng prangkisa. Oh, nakakita ng isang issue, eh pumalpak pa. Di ba? Sapagkat walang violation doon sa citizenship. Ngayon, itong si Boying Remulla, tsaka yung ibang, ayan, sila Mike Defensor. Sabi ko nga sa inyo, mapapansin ninyo eh, magtataka kayo. Bakit itong mga naglulutangan na ito? Ang dami. Ngayon, matutuklasan mo, puro garapata ni GMA eh. Ni Gloria Macapagal-Arroyo eh, mga kaibigan eh. At kaya nga, nung isang araw, nagsalita pa si Gloria, naniniwala daw siya kay, ano, kay Duque, kay Presidente Duterte, at saka doon kay Galvez. Eh siyempre, mga tao mo yun eh. Oh, eh di ba, natatandaan niyo ba nung presidente si Gloria Macapagal-Arroyo? Ha? Nagpunta yan sa Davao? Oh, para pumayag lang si Presidente Duterte na makipag-usap sa kanya? Naglatag ng kondisyon si Presidente Duterte? Ano ang kondisyon? Aangkas niya sa motor si GMA. Pumayag si Gloria eh. Hindi ko lang alam kung saan sila nakarating. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Ito nga, ngayon, itong kapatid niya ni Boying Remulla, na ang kapatid niya ay governor naman sa Cavite, na si John Vic Remulla. Akalain nyo, ngayong araw, nag-post daw ito sa Facebook. At hinanap natin yun. Ito, ang pamagat, may subtitle yung pangalan niya. Pangalan niya, yun yung account niya siguro sa FB. May subtitle na Cain at Abel. Alam niyo naman yung Cain at Abel, isang walang hiya at isang mabuti. Siguro, siya si Abel, si Cain, yun yung walang hiya eh, di ba? Kay Soriano, baliktad yan eh. Si Abel daw ang masama, si Cain ang mabuti. Mga kaibigan, no? Paano ka maniniwala sa mga nangangaral kung ganyan ay pangangaral, mali-mali sa Biblia? Cain at Abel, colon, when politics end and civility begins. Ibig sabihin, kailan matatapos ang politika at nagsisimula ang pagiging sibilisado, civility. Kumbaga, hiniram niya itong salita na ito kay yumaong Presidente Manuel Quezon, dating Presidente Manuel Quezon, na nagsabi na may loyalty to party ends when my loyalty to country begins. Eh, binago niya lang para ipatungkol dun sa kanyang kapatid. Pagkat merong report ng kwan dito, yung statistic, ang simula, yung tungkol sa update ng COVID cases sa Cavite, 672, ang naka-recover 255, ang bago raw 29, ang namatay 45. Ito na ngayon ang sulat. Ang kanyang premise, sabi niya, pasensya na po. Siguro, sa mga bumabasa, itong liham ay nasa wikang English. Yan. Sanay po kaming magkapatid na mag-usap at sumulat ng ganito. Yun. Siguro, pag may gusto silang sabihin sa isa't isa, nahirap silang sabihin ng harapan, eh dinadaan sa paggawa ng liham o ng sulat. Ito ang kanyang sulat. Kuya. Yan. Tinutukoy niya si Boying Remulla. That wasn't you. Hindi ikaw anya yan. Ha?
We have attended countless flag ceremonies together in the Capitol. Eh, maraming hindi mabilang na flag ceremonies ang magkasama tayo sa Kapitolyo. Oh, sabi niya, we are always on time. Ha? Lagi tayong nasa oras. We have always treated the people with respect. Lagi nating tinatrato ang mga tao ng may paggalang. We have always stood and held our hands to our chest. Ha? Lagi tayong tumitindig. Ha? Hawak natin ang ating na nakahawak sa ating dibdib. That wasn't you on the batasan floor. Hindi ikaw yun eh. Ang tinutukoy niya rito, eh yung ginawa ni Boying Remulla habang tumutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas sa Kongreso, mga kaibigan. Oh, you were never like that. Hindi ka naman ganyan dati. At kung mapanood niyo yung video nga, para bang patay gutom na. Unahin, napaka-importante sa kanya, samantalang saglit lang na paggalang ang iuukol mo sa bandila mo, ha? Bilang pagrespeto at tanda ng iyong pagkamamamayang Pilipino bilang isang mabuting mamamayang Pilipino. Ha? Eh, hindi ka naman ganyan dati. Yung makikita ninyo, ha? Yung nagsisip-sip, ganyan eh. At kung ikaw, pinipilit mong ihanap ng gusto mong piliting maging tama yung mali, ganyan mangyayari sa'yo, pati yung sarili mo, hindi mo na mapapansin. Hindi ka na nagbabasa ng sarili mo. Hindi mo na nababasa yung sarili mo. Ito sabi ni John Vic Remulla, whatever kung ano man ang intention nitong magkapatid na ito, ni John Vic Remulla, irespeto ko na lang. Ha? Babasahin ko lang yung sulat. Total, ito'y ginawa niyang public eh. Sapagkat ito'y kanyang post ito sa kanyang public account sa Facebook. Ang katunayan, lalabas din bukas sa dyaryo ito. Naka-upload na sa online eh. I cannot imagine, second paragraph, the intensity of the legislative responsibilities in Congress. Hindi niya raw maisip eh. Kung gaano ka alawak, di ba? Yung responsibilidad ng mga mambabata sa Kamara. That's why the work never really interested me. That's why the work never really interested me. Kaya daw siya, hindi siya nagkaroon ng interest dyan sa pwestong ganyan bilang congressman. It's for the intelligent and diligent people like you. Oh, kunyari, matalino. Siguro dati, yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba minsan eh. Nagtataka ako, may mga kakilala ko dati. Ang taas ng tingin ko, nire-respeto ko. Kasi marurunong. Noong naupo si Presidente Duterte, naging bobo. Naging biglang, naging sip-sip. Di nawala respeto ko. Sa totoo lang, huwag kayong magagalit. Kung kayo, kakilala ko kayo dati, matalino. At doon sa, dahil sa inyong pagiging matalino, ginagalang ko kayo, tinitingala ko kayo. At ngayon, nag-iba kayo. Alam niyo kung sino kayo. At tatapatin ko kayo. Wala akong respeto na sa inyo. Pasensyahan tayo.
mananatili ang pagkakilala ko sa inyo, pero ipagpaumanhin ninyo. Ha? Hindi na ho ganun ang aking pagtingin sa inyo bilang isang tao. Kasi tinitignan mo yung kaibigan mo, hindi lang bilang isang kaibigan. Ano ka bang klaseng tao? Hindi ba? At tayo naman, hindi naman tayo makikipagkaibigan sa masamang tao. Hindi ba? Hindi naman tayo nanguuri. Kaya mahirap yan. Katunayan yan eh. Mas iniilagan ko pa nga makipagkaibigan pagka may pera eh. Dahil lang unang iisipin yan eh, may kailangan ka sa kanya. Di ba? Maliba na siya ang makikipagkaibigan sa'yo. Oh, ganun tayo tumarato sa tao, mga kaibigan. Ngayon, yun nga ho, ang sabi niya rito, para yan sa mga matatalino, masisipag, di ba? Na taong katulad mo. Tamad ang aking natural. Yeah, tamad daw siya, si John Bick. Nagkaroon lang ng bahid ng sipag, medyo sumipag siya, nung ako ay naging gobernador na, sabi niya. Kaya lang siya naging masipag. Our Father, who art in heaven, our Father, si tinutukoy niya, si dating Governor Juanito Remulla, si Johnny Remulla, was a very busy man when we were growing up. Nung tayo anyang lumalaki noon, masyadong abala ang ating tatay. He had a law practice, and then siya'y naging abogado siya, nag-practice bilang abogado, and then he became governor, naging gobernador. You practically raised me, practically, pinalaki mo ko, sabi niya, as the father figure in the house. Parang lumalabas na siya ang pangalawang ama. Dahil siya ang panganay, di ba? Ito si Bonjing, sinasabi niya. Dito parang pinangangaralan niya, di ba? Sinasariwa niya, kumbaga dati nakatuntong ka lang sa lupa eh. Ganyan ka ba? Inibig sabihin nun eh, di ba? Ganyan ka na ngayon. Oh, mga kaibigan, I learned a lot from you. Marami akong natutunan sa iyo. The values of standing up for what is right and fighting for it if need be. Yun daw values. Yung pagpapa, yung, ano ba yung values? Sa Tagalog. Ha? Pagpapahalaga ba yun? Ano? Pag-uugali? Ganun, parang ganun eh. Na tumitindig sa kung ano ang tama at kung kailangang ipaglaban. Yun. Di ba? The values of integrity, ang, ano yun? Yung values? Pag-uugali, or values of integrity in work. Integrity, yung matatag, di ba? And the primacy of the people's interest na laging inuuna ang interest ng mga tao. The values of being graceful when making decisions. Ano naman sa Tagalog yun? Graceful. When making decisions and thanking people when it goes right. Yung marunong kang tumanaw, magpasalamat. And owning up to it when it goes wrong. At ikaw na ang umaako kapag ka merong nagkamali.
di ba? However, the issue is not about you and me. Hindi ito issue tungkol sa iyo at sa akin. Our work as is far too important than that. Mas mahalaga, malayong mas mahalaga ang trabaho natin para dyan sa ating dalawa. Yun ibig sabihin. As you always said, ito raw ang lagi niya sinasabi ni Boying, we are just stewards of the position. Tayo'y ano lang eh. Baga, utusan lang tayo rito eh. Totoo naman yun eh. Yun ang talagang public official. Utusan lang kayo. Eh kaya lang, pag napwesto na, umaakyat na ho sa ulo nila. Yung kapangyarihan, yung kasakiman, we do not own it. Siya pa raw nagsasabi niyan. Hindi natin pag-aari itong pwestong ito. I am only learning about the issue of ABS-CBN through the congressional hearings. Eh, nababalitaan ko lang yan. Yan tungkol sa issue ng ABS-CBN dahil sa congressional hearing na sinasagawa ninyo. The issue on Channel 43, the taxes, the franchise, and the rest. Oh, tungkol doon sa 43, sa buwis, sa franchise, at sa iba pa. So, let what we can control speak, mga kaibigan. We owe the people to be respectful. Meron tayong pananagutan na maging magalang tayo kasi bastos na eh. Nahihiya na yung kapatid eh. Mga kaibigan eh, we owe the people clarity. We owe the country facts. Meron tayong pananagutan para sa pagsasabi ng katotohanan, para sa katotohanan. As leaders, bilang mga leader, we owe the people examples of civility which they can learn from you. Tama yun. Ang ganda, oh. Mga kaibigan, pinangaralan yung kuya. May pananagutan tayo sa tao para maging halimbawa ng sibilisado na kanilang matututunan sa atin. Kasi nga, kung tawagin sa English yan, leadership by example. Kaya nakita ninyo nangyari, dumami bastos, dumami ang mapagmura, at hindi lang yun, naging mas maras pa kung makapagmura. Dahil saan? Sa nakaupo. Di ba? Maging sarili yun, meron yan eh. Yung si Eliseo Soriano, si Badass Eli Soriano. Pareho yan eh. Kaya yung mga member niya, lintik din eh. Kung makapagsalaula ng mga tao yan, ganyan na lang eh. Bakit? Kasi yung leader. At pag nagmura, pinapalakpakan. Imbes na mapahiya sila. Whether we like it or not, kasi pag public official kayo, accountable kayo sa lahat ng inyong gagawin sa taong bayan. Meron kayong public accountability at gaya ng sinasabi natin, yan ay nasasaad sa Republic Act 6713 na kung tawagin ay Code of Ethics and the Standard for Public Officials and Employees. Yan ang pamantayan. Puro kayo sablay dyan. May kaso yan katapat sa katotohanan lang. Doon pa lang may kaso na kayo. Hindi ba? Pagka na-demanda ka ng graft,
Oh, violation of anti-graft law. Automatic. Meron ka pang isang kaso. Ano yun? Violation of Republic Act 6713, which is the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Pag nilabag mo kasi yun, 6713, kaso yun. Pag bastos ka, pag marahas ka, akala mo ka kung sino ka magpoporma, inaabuso mo ang kapangyarihan mo, pwede kang kasuhan ng paglabag sa 6713. Tama ang sinasabi ni John B. Crimulla. Hindi man natin alam kung anong motibo ni kung may motibo, that is beside the point. Ang totoo lang, ha? Ikaw, Boying Crimulla, kung may utak ka talaga, kung talagang matalino ka, hindi mo sasalaulain. Una, pangalan ng tatay mo. Di ba? Madadamay sa ginagawa mo, pati mga kapatid mo, madadamay dahil sa iyo. Dahil hindi ka nag-iisip. Ha? Anong pinagpapa, ano mo, yung pinagkakatarantahan mo, makapagsip-sip. Bakit? Para sa iyong sarili. Yung ginagawa mong mali, para sa iyong sarili lang yan. Wala namang ikabubuti yan para sa kapakanan ng taong bayan. Eh. Mabababoy pa eh. Binababoy nyo pa yung pwesto ninyo. Yan ang totoo. Oh. Di ba? Wala kami mapapala dyan. Alam ng tao yan, nakikita ng tao yan. Kaya lang namin binabasa itong sulat dahil baka sakali ito'y kapatid nyo na mismo ito, itong nagsasalita. Kung totoosin,